magandang araw sa inyo lahat. Welcome ulit sa panibago ng ating vlog video. Sa ating video, di-discuss natin ang mga tips, iba-ibang mga considerations. Kung nagpaplano kayong magtayo ng greenhouse, hydroponic greenhouse in particular, ano yung mga dapat na i-consider at planuhin bago magpagawa ng greenhouse. First tip, humanap ng location na maliwalas at patag. So usually kung meron kayong mga vacant lot, meron kayong backyard or front yard na wide open, hindi ginagamit. Ito before ay parang forest siya, parang jungle. Nung nag-decide kami na dito itatayo yung mga greenhouse, so pinaputol namin yung mga cucumber, yung mga puno na hindi makakatulong sa hydroponic greenhouse and farming. So, na-clear yan lahat, and then saka pa lang namin nagyan ng mga greenhouse. Pero nagsimula kami dito lang sa 6x6 na greenhouse na ito. It was an ontarium greenhouse. So, kung familiar kayo sa ontarium, yun yung bulaklak na usually binibenta, mabenta ka pag yung undas or pag yung November 1, November 2, yan, mga araw ng mga patay. Siya, kasi yun yung ginagamit doon. Yun po, nung gumamit po kami ng sunpath, nagkaroon po kami ng idea saan po exactly dumadaan yung araw. Nakatulong yung app na yon para makapag-decide kami na i-trim yung mga fruit bearing trees dito. Ito, minimum at least 6 hours yung makuha ng mga lettuce. So, para mas vigorous po and mas healthy po yung growth ng ating mga pananim. Pakita po niya yung current season na sunpath, yung summer sunpath, tsaka po yung winter na sunpath. So, mayroon kayong idea whole year round to make sure po na yung greenhouse nyo ay matatamaan ng araw. Malimit po na ginagamit dito sa atin ay gable, tunnel or dome type of greenhouse. Ano po? Sa ibang bansa po, mas marami pa silang mga iba-ibang design depende sa application nila, sa kanilang environment, tsaka yung purpose nila. Kami po, yun doon po sa greenhouse namin ay hybrid gable type po siya. Pero para po hindi na po maging complicated, pwede nyo pong gawing gable lang, yung parang may arch, parang bahay lang po siya yung itsura niya. Flat arch or yung dome. Ang challenge lang po siguro, kailangan ipapa-curve siya or i-bend. So alam ko po, sa tubo, pwede po yon, kaya po i-bend nila yung GI pipes. Ang hindi ko lang po sigurado kung ano po yung techniques pagdating po sa bamboo or sa mga lumber, ano po. Pero kung gable, for sure pwede po yung bamboo tsaka yung lumbers, mga coco lumber tsaka good lumber. Kung linto naman po, for example, ang inyo pong greenhouse ay nakakabit sa or ididikit nyo lang sa pader ng bahay nyo or sa garden nyo na pader, so linto lang po ang design ng inyong greenhouse. Ang isa pa po na magandang i-consider, ano po, kapag nagtayo po kayo ng greenhouse ay yung gagawing strategic yung location niya para maging modular type po. So meaning, pag nagtayo kayo ng, for example, isang gable, tapos nagka-budget kayo ulit next year or in the following months, pwede niyo siyang gawan na ulit ng exactly the same design and size sa tabi lang niya na maging modular po siya. Yung ventilation po, nasa sa inyo po yon. Medyo mahirap lang po mag-install ng UV sheet, ano po, sa taas. Tsaka ng yung net sa taas na protection kapag po meron kayong ventilation, yung natural ventilation ng greenhouse. Pero kung meron po kayong tagagawa na kayang mag-install doon sa taas, mas maganda po kung meron pong singawan ng hangin, na mainit na hangin kapag po pagdating ng summer, ay doon po tumataas po kasi yung mainit na hangin. Tapos doon po mag-exit yon doon sa taas instead na iinit po yung buong greenhouse kasi walang malabasan yung mainit na hangin. So yun po, kung meron kayong way na maglagyan siya ng ventilation sa taas,
mas maganda po. Yun po kasi mga commercial greenhouse, meron po sila talagang mga exhaust fan, mga cooling system po sa loob, kaya hindi sila naglalagay ng natural ventilation. So, depende po sa budget niyo kung kaya po ng bakal. I suggest bakal po kasi mas matagal siya. Kung hindi naman po, may mga improvised greenhouse materials naman po tayo. Pwede kayong gumamit ng native materials like bamboo or kung available po sa inyo yung coco lumber and yung mga good lumber. Pwede rin po yon kung ano po yung mas angkop sa inyong budget na gusto niyong gamitin para sa greenhouse. So, basta reminder lang po, kapag gumamit kayo ng bakal para mas tumagal po siya, pipinturahan niyo po siya ng epoxy primer. Or kahit ano pong pintura na mas papatagal po ng buhay para mas may protection po siya. Kasi kahit galvanized po yan, kung makikita niyo, kinakalabong pa rin siya, lalo na dun sa mga welding points niya. Another thing po ay yung pinto na gagamitin niyo, I recommend mag GI pipe na lang po kayo. Kasi kung mapapansin niyo po dito, itong ginamit namin is tubular na diuno yata ito. Para sa pinto niya, pininturahan din naman namin siya ng epoxy primer, yun, na black. Pero kinakain pa rin siya ng kalawang. So, mas manipis siya at mas mabilis siyang kalawangin compared sa GI pipe. Pero like ito sa second greenhouse namin, mas kinapala na namin yung epoxy primer doon sa tubular. Kaya less naman siyang kinalawang. Yan. So ito naman po, yung sa nursery ay 1/2 GI pipe. Schedule 20 lang po ang ginagamit namin. Kasi masyadong makapal na po yung schedule 40. So, basta magaling naman po ang taga-welding niya. Maganda pa rin yung kalalabasan niya. Yung hinge po ay regular hinge lang po ng pinto ito na nabibili rin sa hardware store. So, instead na yung screw, dinedirect welding na lang po yan. Other materials, so one of the main components ay ang UV sheet natin. So, I recommend na 200 microns yung gamitin nyo kung malaki-laki ang greenhouse, kung more than 30 square meters yung paglalagyan. Pag-aralan nyo rin yung mga default sizes ng mga available UV sheets in the market. So, kung natatandaan ko, parang merong 3.5 meters, may 5 meters, tapos parang pinakamalaki yata is 7 meters. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung ginamit namin dun sa malaking NFT. Pag alam niyo yung size ng UV sheet na gusto niyo gamitin or mga available sa market, mas madali nang planuhin yung magiging span ng bubong ng greenhouse na itatayo niyo para nang sa gayon yung tagagawa niyo, yung carpentero niyo or yung welder niyo malalagay niya yung tamang size na swak na agad doon sa UV sheet na bibilhin. Nung nangyayari sa amin dito, ang first na nakabit namin ay 3. So, ang span nito nasa around more than 4 meters to. So, ang nabili namin noon na UV sheet ay nasa 3.5 lang. So, bumili pa ako ng UV tape para pagdikitin yung dalawang sheets na yon. At saka pa lang namin nakabit na eventually nasira din agad. Kasi yung tape na dugtungan, yun yung nasira at naputol. So, hindi siya matibay. Yung next namin na pagkakabit namin ay gumamit na kami nitong 7 meters yata ito. Tapos ginupit na. Hinati namin, so yung kabila nandun. So yun naman yung tumama. Pero may sobra pa rin to na marami pa rin kaming pinutol. So kung naplano sana namin ng maayos yon, parang ganito kahaba pa yung pinutol ko na UV sheet na nasayang. So kung garala na agad yung default sizes ng UV sheet, hindi sana masasayang yun ng mga retaso. Eh, nabanggit ko na ano yung net doon sa previous vlog ko, yung net shading. Although hindi naman siya required,
Depende yan sa location nyo. Kung lowland kayo, medyo mainit, malapit kayo sa dagat. As far as I know, mas mainit dun sa mga areas na yan. Gumamit kayo ng net shade, so pumili na lang kayo kung 50 to 70% ang gagamitin nyo. Huwag naman siguro yung 90%, parang masyado ng madilim yun. So I recommend mga 50% lang to 70%. Pero still, depende pa rin yun sa inyong tanim, ano? Kung may variety kayo na kailangan na mas malamig lagi yung greenhouse, so kapal-kapalan nyo yung net shade. Pero kung hindi naman, I think 50% ay okay-okay na rin para lang maibsan yung mainit na panahon. Ito namang ganitong klaseng net, meron kaming dalawang sinubukan. So ito, garden net lang ito na nabibili sa palengke. Mura lang ito, parang 60 yata ito per yard or 80. Tapos ang taas niya is parang 8 feet. So nung kinabit namin ito, tinutupi pa namin sa ilalim or ginupit namin. Kasi masyado siyang malapad na. Pwede rin kayong gumamit ng fine mesh net. Number 45 yata ito. Hindi ko na maalala. Pero sa experience namin, wala masyadong difference, ano? Kung fine mesh compared dito sa garden net. So, kung anong available sa inyo, mas preferred nyo, sa experience namin, wala masyadong difference. So, depende sa inyo. Actually, ako mas preferred ko ito dahil mas available dito sa market, sa palengke lang namin. Tapos, for me, mas well-ventilated siya kasi mas medyo malaki yung hose niya. For sure, ito, mas marami siyang insect na mafi-filter. Pero nasa sa inyo na yun, mas mahal lang ito ng konti. So, again, depende pa rin yun sa budgeting niyo. So, nabanggit ko yung UV sheet, ano? Kung wala naman kayong, hindi nyo naman kailangan ng 200 microns, ano? 150 microns naman is okay pa rin. What's important lang is yung pagbatak. So, kung maganda yung pagbatak nyo at pag-lock ng UV sheet, tatagal yung inyong UV sheet. This is 150 microns. So, more than 1 year na siya. Nakailang repair kami dito kasi ang naging problema lang namin ay yung paano siya ilalak ng maayos. So, kung mapapansin nyo, ang ginamit lang namin dito ay improvised na clamps. Ayan. So, dinrill namin. Ito ay PVC. Piece ito ng mga PVC na pinuto lang. Tapos, kinabit siya via blind rivet. So, dinrill, tapos nirivet. Para yun ang pinanlock. Ang problema sa ganitong system, sometimes hindi mo mababatak ng maayos. At hindi mo rin alam yung parts ng bubong na kung saan may ipon yung tubig. So, nakailang repair kami dito bago namin na-perfect itong bubong na ito. Whereas, kung gagamit kayo ng wiggle wire, which is ito yung nirecommend ko, ano, mas madali siyang batakin at mabanat na banat siya. Tapos, kung meron mang kailangan hilahin, ang dali niyang ayusin. Kasi luluagan ba lang dito? Dito sa side, medyo kakalasin mo lang siya. Hihilahin mo yung UV sheet. Tapos, gaganan mo lang ulit. Pero kung may budget kayo at available sa inyo itong ganitong material, I suggest mag-wiggle wire. So, kung hindi naman at gagamit kayo ng mga improvised clamp, make sure lang na batak siya at maganda yung pagkakabit. Tapos, babantayan nyo siya kung umuulan para kung medyo may lumulundo na area, remedyohan nyo agad. Hindi agad masisira yung UV sheet nyo. Pwede nyo na agad siyang i-troubleshoot. So, also very useful sa amin ang cable ties, ano? Hindi na kami gumamit ng mga nylon na ropes. Kasi mas complicated siyang kabit. So, ito, heat, batak lang ng net, tapos saka ilalak mo lang siya ng cable tie. Cable tie is mura lang, meron itong mabibili lang nito mga maraming pieces na below 100 or 50 to 100 pesos. Marami ka na mabibiling ganito. So, ginagamit din namin siya pang repair ng mga butas ng net. So, very useful siya and convenient na gamitin. So, I recommend gumamit kayo ng cable tie. Okay, so yun po yung mga basic tips natin. And meron po tayong mga additional tips po na optional lang naman po ito kung gusto niyo pong idagdag sa inyong greenhouse. At kung may additional budget pa po kayo, kung gusto niyo pong i-try ito. So, ano po ba yun? Meron po tayong mga options na thermometer, ang retractable shade net, ventilation, which is fan, mag-install kayo ng fan, tsaka ng misting,
Plus, pwede nyo pong i-automate yung lahat. So, pwede kayong bumili ng automation machine or mga sensors para po ma-activate po yung mga machines na yon. Mga certain conditions, for example, yung temperature po itumaas, pwede nyo i-set up yung system nyo na automatic, mabubuhay yung misting, tapos mabubuhay yung ventilation fan para ma-cool down yung greenhouse. So, depende po sa inyo yun kung gusto nyo pong lagyan ng automation ng inyong greenhouse. Ang ma-recommend ko lang po kung meron kayong misting system, lagi po nyo sabayan siya ng ventilation ng fan. Kasi po, hindi po maganda yung tinitigil yung tubig sa dahon ng lettuce kasi pagmumulan po yun ng bacteria tsaka ng fungal infections. So, kung maaari po, lagyan nyo na rin po ng fan at sabay po silang gagana kung magmi-misting man kayo. Pwede rin naman po kung wala kayong fan, kung magmi-misting po kayo or magpo-foliar fertilizer application, sa morning po yan, mas maganda. Para may time po na matuyo yung tubig throughout the day before magtanghali. Tapos, iwasan nyo po mag-misting sa tanghaling tapat sa early morning. Doon po kayo mag-a-apply ng misting tsaka ng foliar applications. Okay, so yan lang muna po ang ating mga tips and guide. Marami pa po tayong mga hindi nabanggit. So kung may questions po kayo, type nyo na po sa comment section and I'll try my best na i-answer po namin yan. Ang value po dito sa video na ito, please consider liking and subscribing po and sharing the video para po sa kaalaman din ng mga iba na gusto magsubok ng hydroponics at nagpaplano pa magtayo ng kanilang greenhouse. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat. See you po on the next video. Bye-bye!